unang pasalood natin ay si Erica Damiel. Siya ay taga Porok 20, Unit 5, Barangay Commonwealth. Si Ate Erica ay dalaga at kakagraduate pa lang niya last May 2022. Mm-hmm. Itong taon na to, no? Last May. Sa kursong BS and TREP. 4 years course to. Naku, pang mayaman niyang course na yan. Ganun ba? Kasi kita mo, ah, BS and TREP. So kung wala kang pampuhunan pagka-graduate mo, paano ka magiging entrep? Pwede. Mm. Tapos, nag-iisang anak lang siya ng kanyang mga magulang na pareho ng senior citizen. Okay. Isang 70 years old at 65 years old. Talagang siguro late na nag-asawa. Nagka-anak. Ang kanyang mga magulang. Oo. Ang kanyang ama ay may buwa ng pensyon na 3,000. Okay. At si Ate Erica ay naoperahan sa abdomen at 5 buwan siyang nag-colostomy bag. Mm-hmm. Dati may mga ano na rin tayo, no? Nabigyan niya. Na merong colostomy bag. Pero mm-hmm. siya ay tinanggal na yung kanyang colostomy bag after 5 months. Sabi ko nga, May, pagka-graduate niya, ibig sabihin na operahan na siya kagad. Oo. Kasi 5 months eh, ngayong October. Mm-mm. Natanggal na yung kanyang colostomy bag. Mm-mm. At sila ay nagpa-follow up na sa Quezon City General mm-hmm. Hospital. Okay. At nais niyang humingi ng tulong. Ito po ay nagpunta. Ang nanay po niya ang pumunta sa ating Action Center Lady Eye para humingi ng tulong. Para dun sa mga kailangan pa ni Erica. Para dun sa kanyang pagpapahilom ng kanyang sugat, yung gamot at saka yung mga panlinis. Mm-hmm. Para makausap natin, nasa linya po natin ngayon si Miss Erica. Okay. Magandang umaga sa iyo, Erica. Magandang umaga po. Oo, Erica, tanong ko lang bakit ka ba naoperahan sa iyong abdomen o sa iyong tiyan? Ano yung naging problema? Ano po, sumakot lang po yung tiyan ko noon. Tapos sobrang sakit po, tapos parang ano po, malaki po yung tiyan ko noon, parang buntis po. Okay. So may tinanggal bang bukol o anong inalis doon sa tiyan mo? Meron po. Parang bukol din po. Okay. Ano daw naging cause nito? Ayon sa doktor, sa mga kinakain dito. Sa mga kinakain. Okay, so ngayong umaga, kumusta naman ang pakiramdam mo, Erica? Okay naman po. Mas okay ka na. Kailangan lang talaga na ano itong yung sugat mo, lilinisin. Pero nakita ko parang keloid na siya, no? Opo, yung unang opera po yun nasa taas. Ang laki ng ano, no? Hiwa. Ganun talaga. Ganun pala. Oo, sa tiyan, ganyan kalaki yung pagkabituka. Kasi ano yan eh, tatanggalin talaga yan. Kaya ganun. Pero Erica, anong sabi ng doktor? Okay ka naman na. Bakit nakakulostomy bag ka pa? Ay, hindi na, tinanggal na. Oo, ito. Yan yung lilinisin, Erica? Opo. Okay. Babalik po kami sa Friday. I-check up ka. Follow up. Saang ospital ka ba nagpapatingin? Sa General Hospital. Okay. Sige. So Erica, ano ang tulong na nais mong hilingin kay Tatay Rani kaya ka tumawag? Ano po? Pero sa financial po. Mm-hmm. Kasi po yung para po sa panglinis ng sugat po. Okay. Mm-hmm. Panlinis ng sugat mo. Okay. Ano po? May pagkamahal po. May pagkamahal? Magkano ba ang ginagastos mo sa panlinis sa sugat? 950 yung isa po, 950 yung parang beta ba yung kurso na panlinis. Tapos sa mga gasa din po. Okay. Oo. Pero may mga gamot ka pang iniinom? Meron po. Antibiotics po. Antibiotics. Okay. Sige. Ganito sa Friday yan, ano? Sa Friday ka magpapa-check up. Opo. Mm-hmm. Sige. Pansamantala, Erica, papadalhan ka namin ng at least 3,000 piso.
Ha? Para pambili nitong mga panlinis mo, tapos yung antibiotics mo. Ang antibiotics naman, hindi yan tuloy-tuloy eh. Meron lang yan ano. 7 days or 14 days. Yes, oo. Basta Erica, ang payo ko sa'yo, dahil yan, nasa healing stage na siya, recovery stage, no? Iwasan mo na yung ano, yung mga pagkain na makakasama. Kasi pag ganyan, na sensitibo na yung iyong bituka, kailangan iwasan mo na yung maraming betchin, yung mga mamantika. Mamantika, o kaya yung mga mahirap matunaw in general. Yung mga inihaw po daw po. Ano po? Mga inihaw daw po. Inihaw? Oo. Ah, oo. Yes, kasi masama talaga yun eh. Alam mo yung inihaw, ang masama mismo dyan, yung parang nagiging uling. Oo. Yung itim-itim, no? Nako. Oo, mahirap yan talaga, masama yan sa katawan, sa tiyan. Yan ang pinagmumulan ng iba-ibang, may, di ba yung cancer sa bituka, isa yan sa dahilan talaga. At saka alam mo kung ano pa, Erica, na iwasan mo, yung mga cup noodles. Yes, so kasi yes, so alam niyo po ba mga kaibigan na yung cup noodles pag kinain mo ngayon, isang linggo na cup noodles pa din yan sa tiyan mo. Oo, tapos ang karne naman ng baka, katulad ng baka, 10 araw na karne ng baka pa din yan. So kaya nga sinasabi, chicken yung meat, yung pinakamadali o pinaka-safe, yung pinakamalambot na part niya, yung white meat na tinatawag at saka yung isda. Ayan. Ano ko, Erica, hindi mo na itatanong, kaya medyo kabisado ko dahil pinanggalingan ko yung dinadanas mo. Basta ang mahalaga, Erica, lakasan mo loob mo, tapos galaw-galaw ka, kasi pag hindi ka gumalaw, Erica, yung iyong bituka magdidikit-dikit, mas maging malaking problema, okay? Opo, ma'am. Ayan, sige. Lakasan mo yung loob mo, padadalang ka namin ng 3,000 piso mula kay Tatay Rani, tapos para makapagtrabaho ka na. At mabalik sa normal ang buhay mo. Bata ka pa, kaya mo yan, okay? Thank you po, ma'am. Ayan. Sige, God bless. Thank you po. Yes. Salamat po. God bless po. Si Mama, ay, si Nanay. Oh, si Nanay kasi ang pumunta sa atin. Thank you very much. Opo. Opo. God bless po. Ayan. Okay. At saka, Erica, iwasan mo na yung mga hotdog, ha? Yung mga ganun. Bawal na sa kanya. For life. Okay. Siya si Erica. Salamat, Erica. Magandang umaga sa inyong mag-ina, ha? Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Ayan. Si Erica, 22 years old po ng Commonwealth Quezon City.